Sumugong ang balita patungkol kay Coco Martin, ang leading actor ng teleseryeng Ang Probinsyano. Patungkol ito sa isyu na kinasasangkutan ng kanyang network na ABS-CBN. Ang balitang ito ay pumutok ilang araw ang nakalipas nang bigla itong nag-trending dahil sa pagmumura nito sa ating gobyerno. Tinarantado, pinarubad. Ito ang mga katagang binigkas ng nasabing aktor sa likod ng mga umano'y dahilan ng pagkakashutdown ng ABS-CBN. Ito pa ang matindi mga kaberks. Sinabi ng aktor na kinuha nila yung mga bahay namin. Dahil dito, maraming haka-haka na tila hindi pa natapos ni Coco Martin bayaran ang pirang ipinagtayo niya sa kanyang bahay na malapalasyo. Matatandaan natin sa kanyang interview with Yes Magazine na hindi galing sa utang ang perang ginamit niya sa pagpapatayo ng bahay niya sa Quezon City. Tinanong ng Yes Magazine kung paano niya pinatayo at sinimulan ang kanyang bahay. Narito ang sagot ng aktor. Ang tagal ginawa yung bahay. Kasi ipon, ipon, ipon. Kasi dahan-dahan lang. Ayoko kasing biglain. Natakot naman akong mangutang sa bangko. Kasi alam mo naman, yung work natin is minsan okay, minsan hindi. Tapos biglang mawawala. Sabi ko, pag niloan ko to, pakahatakin sa akin. Yun yung pinakamasakit na mangyayari sa buhay ko. Sa pahayag niya dito, mga kaberks, ay walang bahay ang mababawi kasi nga hindi niya ito inutang. So ano ang gustong palabasin ng aktor? Gusto yata niyang humingi at makakuha ng sipat niya sa mga tao. Dahil dito, maraming mga netizens ang nagalit at pumunat sa kanya. Narito po ang short clip video sa pagmumura ni Coco Martin. Ipasara ang BPS-CBN bago kaysa tugunan ang lahat ng mga kailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo na nawala ng trabaho ang 11,000 tao. Dahil dito, maraming mga netizens ang nagalit at pumuna kay Coco Martin. Narito ang ibang comment ng mga netizens. Isang OFW din ang nagbigay ng kanyang sentimento sa mga pahayag ni Coco Martin. Coco Martin, I love you, darling. Ano problema mo? Bakit ka nagagalit? Ano problema mo? Coco Martin, guwa na bala. I will explain my side to you. Ano yung sabi mo na kinuha yung bahay mo? Palagpad ka lang bala. Sino naman yung kumuha ng bahay mo? Anak sa baka ka naman. Ang bigat-bigat din ng bahay mo para kunin. Tapos ano yung sabi mo? Paano ka na?
dahil wala ka ng trabaho. Paano mo mapapakain yung mga alipores mo, yung pamilya mo? Sasagutin kita dyan sa linya na sinasabi mo, ha? Hindi pa ako FW, probinsyano na ang palabas mo until na wala ka pa rin ipon para sabihin mo magutom kayo. Mariusip! Diba, sakto man, sabi niya, paano na ako ngayon? Wala na akong trabaho! Wala na akong trabaho! O, ano pa pagkain ko sa pamilya ko? Mag-withdraw ka sa ATM? Alam ko may tago kang pera sa ATM. Ang laki naman, ilang araw pa nga lang nagutom ka na, Mariusip. Kami nga mga OFW rito, tatlong buwan na yung iba, no work, no pay. Hindi nga nagre-react. Tapos ikaw ilang araw pa lang, nagsisigaw ka na dyan. Ano pa pagkain mo sa pamilya mo? Hoy, may YouTube! Mag-YouTube ka! May TikTok! Mag-TikTok ka! Malaki kita doon! Diyos ko, kumikita nga yung mga small YouTuber. Tapos ikaw na celebrity, nagutom ka? Ay, saan yung kinita mo? Mariusip na to. Sabihin niya, talaga namang may punto ang mga sinasabi ng mga netizen patungkol kay Coco Martin. Kahit isang taon na hindi sila magtatrabaho, ay pwede nilang mapakain ng mga masasarap ang kanilang mga pamilya. Narito po mga ka-Berks. Rumes back din ang aktor na si Ruben Padilla, sabi pa niya. Siguro po mainam sabihin niyo kay Derek Coco na huwag buhusan ng tubig yung mga crew na nakakatulog sa pagod at pagpatol sa mga location manager na babae. Dahil dito ay maraming nanginginig sa galit ng mga netizens sa umanong kawalang yaan ng aktor sa likod ng kanyang programa. Nagsilabasan din ang scandal videos at mga picture ni Coco Martin noon na siyang ginagamit ng ilang netizens upang punain ang aktor. Matatandaan nating bago pa man sumikat si Coco Martin ay dumaan muna ito sa butas ng karayom na gumawa ng mga pinikula katulad ng mga indie films. Kaya kung ano daw ang galit ni Coco sa ating gobyerno ay matuto siyang lumingon sa kanyang pinanggalingan bago ito gumawa ng hakbang na maaaring ikasasama ng kanyang karir. Ito pa matindi mga ka-Berks, pinuna din ni Coco Martin ang tagapagsalita ng Pangulo na si Attorney Harry Roque patungkol sa statement nito na maghahanap ng paraan ng gobyerno upang mabigyan ng trabaho ang ilang empleyado ng ABS-CBN. Sinagot naman ito kaagad ng aktor. Sabi niya, kung milyon-milyong Pilipino nga ay di mabigyan ng trabaho ng gobyerno, paano pa kaya kung madadagdagan ito? Kinumpara din ng aktor ang pugo sa ABS-CBN patungkol sa prangkisa nito. Mainam daw kung ang pugo ang magsara o tinatawag natin Philippine Offshore Gaming Operation sapagkat dayo ang Chinese lang daw ang makikinabang nito. Hindi yata alam ni Coco Martin na expired na ang prangkisa ng kanyang network kaya di na ito maaaring mag-operate. Nagbigay din ng statement o pahayag si Presidential Spokesperson Harry Roque na mali at hindi dapat ikumpara ni Coco Martin ang ABS-CBN franchise sa Pugo Operation. Ano ang masasabi niyo sa mga pahayag ni Coco Martin, mga ka-Berks? Please leave your comment and don't forget to subscribe para updated kayo sa mga videos ko. Salamat!